Almost 1 month na lang matatapos na po ang 2022. 2022 is a year of disaster now, which is, it's a year of disaster po. Itong babasahin ko ngayon, ito yung gagawin kong prediction for 2023 kasi nga ang daming nagtatanong, ang daming naghahanap. Niliwanag ko lang sa lahat na isulat ko lang kung ano yung mga prediction natin sa 2023 kasi nga hindi lang po negative vision yung marinig nyo sa akin, pati positive kasama na po dun yung aking mga payo. Mag-umpisa muna tayo sa negative prediction. Ang 2023 is a year of the bad karma. Which is, ibig sabihin, yung karma na pintuan ay bukas sa lahat. Diba tayong mga Pilipino, pag may gumawa ng masama, minsan, winiwish pa natin na sana magkakarma agad. But most karma, nangyayari every year or it takes time. It takes time bago mangyari. So ngayon, maging maingat lamang ang lahat kasi ang bilis po ng bad karma sa taong 2023. Start tayo sa negative prediction. Nandito na po yung crime. Isa na po ang crime sa taong 2023. Mostly nangyayari po ito sa mga taong may mataas na posisyon. Katulad po yung mga taong nagtatrabaho sa batas. Hindi ko na siguro isa-isahin po ito sa inyo kung sino. Basta ikaw ay nagtatrabaho sa batas, marami pong mangyayaring krimen sa inyo. Pangalawa, ang politiko. Pangatlo, ang mga taong nagserbisyo sa kapulisan. Ito yung taong 2023 in the one part of negative prediction is crime sa mga taong may panunungkulan sa mga mayan. Meron ding mga krimen sa mga ordinaryong tao, pero mas nangibabaw po ang krimen doon sa mga taong may pangalan, may ginagampanan. Siguro maging maingat po tayo sa taong 2023 kasi mas nangibabaw po kasi ang krimen sa inyo. Yung mga taong gumagawa ng hindi maganda, ang bilis talaga ng karma. For example, mayroon kang taong pinatay. Para bang dumating agad yung karma instantly sa'yo. So hindi ko kasi siya pwedeng sabihin na 2023 is a year of crime because it is a year of bad karma. Kumbaga yung open door ng evil side, nagbukas, fully. Bukas na bukas po siya. Pa-remind ko rin po sa inyo na, lalo na po sa mga estudyante natin, lalo na rin sa mga kapulisan natin, meron po kasing nangyayaring krimen na nakatutok po sa mga estudyante at kapulisan na which is hindi lang isa, dalawa, o lima, o sampung buhay na nawala. Kumbaga, ito, mahirap may tupagmasdan sa vision ko, pero mangyayari kasi eh. Kung matandaan lang ninyo kung ano yung nangyari sa Thailand, na which is, nasabi ko naman dito sa vision ko, di ba, ang daming mga bata doon na talagang nawala yung buhay nila in the sudden moment. Nawala naman silang kasalanan. Sa prediction ko kasi 2023 ay nangyari din po sa atin. Not just for hindi lang sa mga bata rin. Sa mga teenager din. Talagang natapos in the sudden moment yung buhay nila. Mag-ingat palagi. Ang pangalawa naman, ay lindol. Itong taong 2023, marami po ang lindol. At meron din pong eruption ng volcano. Tandaan lang po ninyo kasi mga ilang lugar sa Pilipinas, pag nakaranas ng lindol, masasabi nila sa sarili nila, in the first time of history, first time nangyayari na merong ganitong kalakas na lindol. Marami tayong eruption, maraming kidlat, maraming tornado. Ito yun Ito rin yung taon kung saan naman si Taal magpaparamdam na naman. Si Taal kasi hindi pa siya naka-voice out kasabihin na ninyo na may naka-monitor. O palagay na natin, may naka-monitor. But how about Sir Sugon? Diba in the sudden moment din nag-eruption? Pero not this one also. Meron pang volcano na mag-eruption to. Not just one or two.
Pero ang isang lugar na nakita ko na merong tinatawag na undersea volcano, mag-eruption din po yun. 2023 kasi, yung disaster na sinasabi, like typhoon, like pagbaha, hindi ko masyado siyang nakitang umangat. Pero yung lindol, yung eruption, yung sunog, yung aksidente, tornado, kidlat. Sa tornado nga, may natangay nga eh. Yung kidlat, meron din. Lalo yung pag natawag na sea tornado, mag-iingat po kayo dun ha. Kasi pag hindi ka talaga marunong lumangoy, hindi ka talaga mabubuhay dun. Isa na po dito yung Bohol. Romblon, Masbate, Surigao, Mindoro, Cavite, Laguna, Catanduanes, Batanes, at La Union. Ito yung mga lugar na kung saan talaga much more silang nakakaranas. Kumbaga halos buong nakaranas talaga. Pero itong mga lugar na binanggit ko, ito yung makakaranas ng hamon ng kalikasan. Hindi lang yan. Sila rin yung mga lugar na kung saan umaangat yung salitang krimen. Lalo na pagdating sa apoy. Ang Bulacan naman, nangibabaw sa akin yung apoy at lindol. Dito sa Luzon, marami po sa atin sa Metro Manila o Manila, makaranas talaga ng lindol. Kumbaga, ito na yung taon na kung saan matatawag ko talagang ang tindi ng tagtuyot. Kumbaga, kailangan ng... Meron namang iba doon, nagkukulaps na sa kalsada sa sobrang init po talaga. Minsan, nagliliyab na lang yung bahay with no reason, dahil lang din po yun sa tag-init. Sabi nga nila, Year of the Water ang 2023. Sa totoo lang, ang Year of 2023 is taon ng tagtuyot. Okay? Nangibabaw po yung apoy. Kumbaga, may mga taniman na kusa na lang magliyab sa sobrang init. Kung tutuusin nga sana, sabi na a Year of the Water, dapat water din. Hindi kasi ganun ang nangyari. Hindi talaga ganun ang nangyayari. Sobrang tagtuyot, sobrang init, kahit na lalabas ka lang, sobrang init talaga. Kumbaga, ang gandang-ganda ng mga taniman ninyo, nasunog, nagliyab nang wala sa oras na. Para bang alungkot, parang lahat ng pinaghirapan mo in the sudden moment na wala. Kaya para sa akin ha, advice ko sa lahat ng mga may taniman, huwag ninyong baliwalain yung mga dahon na tuyot na tuyot na. Kasi doon po nag-cause ng sunog. Lalo ng mga taga-Aklan, nako, yun, sunog ang buong taniman na yun. Dapat talaga tayong mga tao ay magpapahalaga dun sa salitang tinatawag bilang climate change. Kasi ito lang I feel very sad kasi ito yung mga imposibleng pangyayari na parang gusto kong sabihin na sa Biblia lang ito nababasa. Kasi nagkaroon po tayo, nakita ko talaga is malinaw, not just in other country na karanas. May lugar dito sa Pilipinas na kung saan umulan ng apoy. Okay? Yung apoy niya nakakatakot eh. Parang hindi mo kasi alam kung saan katatakbo eh. Sa labas o sa loob ng bahay mo. Lalo na yung mga bubong nila na madali lang maliyaban po ng apoy. Ando na tayo na nagbago yung klima. Lalo na dun sa lugar ng Bagyo. May mga pangyayari din nila ni-expect. Hindi nila malaman kung uulan ng ice, uulan ng apoy. Hindi nila malalaman na in the one sudden lang, wala namang lindol nagkakrak ng mga kalsada. Kumbaga yung mga bahay na nakasettle ng ilang taon dyan, wala namang nangyayari, bigla na lang bubuo. Lalo na sa lugar ng Pampanga. Pampanga, this is what we call a very dry. Napaka-dry po ng lugar niyo sa taong 2023. Andun yung mga alikabok na di mo mawari. Yung bawat patak ng ulan, masakit sa balat. Kasi, I don't want to say na Pampanga makaranas ng ganun. Basta ang sinabi ko lang dito, minsan, yung alikabok, yung pagpatak niya sa lupa, is masakit yung dampi sa balat natin. Pero one part in Pilipinas,
ay nagkaroon talaga ng umuulan ng apoy. And look at this, ha, kahit yung sa mga karagatan, palagay na natin yung ano, itong taong na to may mga lamang dagat na pupunta sa dalampasigan. But this 2023, mas marami. Mas maraming karagatan na halos lahat ng mga lamang dagat ay dumampi sa dalampasigan. Pero iparemind ko lang po sa inyo na pagbuhay, pwede mo po kainin. Pero pagpatay, mas maigi pa na wala. Kumbaga, sinasabi nila na yung mga lamang dagat na hindi mo ina-expect na mayroon palang ganito. Ito yung 2023, magsilabasan yung mga hindi nyo talaga inaasahan. Sa katandaan ninyo, ha, itong 2023, matuto kayo magmahal ng kalikasan. Matuto kayo maglinis ng mga garden ninyo, ha, kasi meron tayong, sinabi ko naman sa inyo na ang vision ko noong 2022 is like magkaroon tayo ng sakit sa balat. Itong 2023, yung mata na naman natin ang issue. See? Nakukuha po yun sa nature. Tandaan niyo, ha, isang insect na hindi ko siya mawari, para siyang ano, sinulid. Para lang siya sinulid na sumasama sa hangin. Pero nakukuha po siya sa mga halaman. Palagay natin mga dahon-dahon. Ang madalas yung pinupuntirya po ay mata. Yun. I feel very ano, ha. Para siyang insekto na in-expect mo lang nangyayari lang sa ibang bansa. Pero, pagdating sa Pilipinas, mas nakakatakot kasi karamihan, napupunta sa ospital, ang kinukomplain nila, yung mga mata. Kumbaga, yung mga doktor, yung mga clinic na about sa mga mata nila is parang pumipila na yung mga tao. Kasi kailangan nila ilabas yung bakterya na yun. Pero, yung bakterya na kukuha nyo sa hangin, na which is galing po din sa halaman. So, kung mayroon kayong mga garden, kailangan naman talaga magtanim tayo ng halaman this 2023, because it's dry. Para ang hirap lumangap ng hangin kasi sobrang init. Dapat lang naman talaga magtanim tayo ng halaman. But it doesn't mean na kayo ay magpabayad. Tandaan po ninyo, nakukuha po yan sa mga daon-daon. Isang insekto na mahaba, na nililipad lang ng hangin. At ang gusto niyang pinapasukan is yung mata. So, pipila kayo sa clinic niyan kasi kailangan bubunutin yung bakterya na yon. Kasi alam mo ba, yung bakterya na yun, even na pumasok sa ilong natin, hindi talaga siya maano, hindi siya doon nabubuhay, nabubuhay siya sa mata. Yung mata talaga yung gusto niyang pasukan. So, mag-ingat po tayo. Wala naman masama siguro kung since tag-init naman, magsuot ka ng sunglasses. Wala naman masama doon. Pero sana, sundin yung mag-wash ng your hand. Basta pag meron kayong mga halaman sa labas, please, try to be clean. Tingnan niyo yung mga leaves niya kasi noong una, sabihin nyo, hindi nyo alam kung saan nanggaling yung bacteria. Pero sa study, lumabas from the leaves, from the forest. I feel yung mga in-spray na sa insect, kailangan nyo po yun, guys, ha. Huwag kayong magpabaya. Kasi tapos na nga tayo sa pandemya, tapos sa sakit sa balat, mata na naman. Okay? Itong 2023, kailangan nyo talaga, alam mo yun, lilisin yung mga hair nyo. Alam nyo yung kuto? Ayan. Ito ata yung taon ng mga kuto. Ang dami. Daming issue na ganun. Itong 2023, kailangan natin ng tulong ng ating mga alaga. Kailangan meron kayong aso, meron kayong pusa. Sila yung magbibigay sa atin ng warning na hindi natin alam kung kailan po mangyari. Mahalaga na may alaga tayong aso. Pero iparemind ko yun, pag may alaga kayong aso, pusa, mahalin niyo po. Kailangan niyo i-absorb yung energy ng alaga ninyo para kaya ka rin nilang unawain. Kaya advice ko sa inyo, pag may alaga kayong aso, the best po yan. May alaga kayong pusa, the best din po yan. Ini-expect ko na ang 2023, bababa po ang pandemya. Pero ang nangyari po iba, lalo pong tumataas. Medyo, hindi ko po kasi pwede sabihin sa inyo na, mawawala na yan. Ayoko magsinungaling kasi hindi naman talaga yun ang nakikita ko. Ang nakikita ko is lalong lumalala. Pero, ang mga kabataan mismo ang apektado. Kasi kung
kabataan ang pag-uusapan, masyadong sensitibo po yan. Kasi dyan sa pandemya ng 2023, okay lang sana kung nasurvive eh. Pero karamihan po sa mga kabataan po talaga ay nawalan po ng buhay. So that was a very sad part. Kasi walang nangarap na magkaroon tayo ng lockdown. Wala rin nangarap na maghawa-hawa po yan. Tandaan po ninyo ha, itong pandemya na to, pag ikaw may sakit da, mas lalo ka mag-ingat. Once na pumasok at dumako to sa'yo, himala na ikaw ay abot pa ng ganung kahaba yung paghinga mo. Ang sana napanood nyo itong prediction. Asikapin po natin mga Pilipino na huwag po lumala yung pandemya natin. Kasi nakaka-stress po yung isipin. May nagsabi nga sa akin na voluntary na lang yung pag-face mask. Pero ako talaga gusto ko pa rin mag-face mask. I do believe in pandemic. Yung iba kasi matigas yung ulo, ayaw maniwala. Like to my client, yung mga nagpa-reading sa akin, I feel very sad kasi sinabi ko naman sa kanya, magpa-vaccine ka, even though na buntis ka, ayaw naman niya, yung isa naman ayaw din. So, sa kasawi yung palad, nalaman ko na yun nga, nasawi sila, it's because of a pandemic. So, wala pong masama doon kung maniniwala din kayo. It's for us. Kasi totoo naman, pasalamat lang ako sa Diyos na hindi ako nakaranas na ganun. Kasi, I'm very careful. So, sana ganun din po kayo lahat ha. Kasi ayoko po magkaroon ng lockdown. Di ko talaga po yung pinangarap. Di natin pinangarap lahat yun. Alam naman siguro ninyo kung anong dinanas natin noon. Magpipray po kayo. Kasi karamihan po sa inyo talaga, nagpipray naman ako it out in their mouth. Kasi God is really real. Sa mga aksidente ha, lalo na sa mga tubes. Karamihan po na aksidente sa mga showbiz ay mga kabataan, lalo na sa mga bagong sibol. Mag-ingat kayo kasi mas malakas po yung aksidente sa inyo. Kumbaga mayroon din ako nakita sa taga-showbiz, ha? Not only one. Talagang tinapos niya yung buhay niya kung saan naman ay andun kasi siya sa depression na pangyayari. Para bang feeling niya, hindi siya pwedeng makahinga, hindi siya pwedeng magpakita sa iba ng kahinaan. Yung isa naman, tinapos rin niya ang buhay pero ang haba ng investigasyon. Why? Kasi ang buong akala ng lahat ay krimen. May kinalaman doon. Pero in the end of the story, tinapos niya yung buhay niya. Taga-showbiz po ito ha. Much more ang aksidente, much more ang krimen, much more din ang tinapos yung buhay. Marami po ka social media na mga YouTuber, kahit kilalang kahit sino na na-aksidente na yun ang talaga ikakasawi. Hindi ko nga lang maintindihan bakit parang yung 2023 sunod-sunod talaga yung aksidente ng mga social media na mga tao. Ito pa, may nakita rin akong sasakyang himpapawid. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang din tatlo. Sa Pilipinas, ang maaksidente, kumbaga, sasabog ito. Ganoon din po ako ng prediction, 2023 sa other country. Ang masasabi ko lang, kung worst man ang naranasan ng Pilipinas, mas worst po sila. Katulad po ng Japan, Indonesia, Taiwan. Ito yung mga bansa sa Asia na makaranas ng matinding lindol at tsunami. Meron din po akong nakita ng Hong Kong, Singapore. Makaranas po sila ng baha, tsaka hangin, tsaka tornado. Pa-remind ko rin sa mga OFWs, pag meron tayong calamity, halimbawa, bagyo, ulan, mag-ingat kayo, lalo sa Hong Kong ha. Kasi sa 2023, may mga nasawing OFW nang dahil lang po sa kalamidad. Malakas na ulan. Kumbaga, yung ulan sa mga lugar na yan, yung mga lugar na di mo ina-expect talaga na makakaranas po yan. Meron din po ako nakitang
Merong mga malakas at mahina na lindol, lalo nung yung mga OFW, mag-ingat po kayo, nako, ito na. Sa France, ha, sa bansang France, may nakita akong malakas na lindol, ha. Malakas na lindol, na which is marami po talagang pinsala. Kumbaga matatawag itong massive earthquake. At meron ding tornado, matawag natin sa France, ha, mga taga-France. Meron kayong mangyayaring massive earthquake, tsaka tornado. At merong mga taong nasawi dito. Sa bansang California naman, ganun din. May malakas kayong maranasan na lindol at tornado. Lalo na sa California sa taong 2023. Itong Australia, usually na issue na to eh. Na issue na to about sa ano eh, insect. Pero itong taong 2023, ito yung ano eh. Ito yung isang klaseng insekto na halos buong taon ng ano ha, Australia, buong taon na nababalot sila ng ano eh, yung mga insekto na lumilipad. Tinitira yung balat nila, tinitira pati mata. Naku, parang kinakain yung balat, tapos yung mata nila, parang kulang na lang lalabas, gawa ng nagsama na yung parang laso ng mga insekto. Basta halos buong taon ng Australia, nababalot po ito sa ano, sa mga insekto. Naku, bayas ko sa inyo, mapagmahal tayo ng ango. Mapagmahal tayo sa kalikasan natin. Alagaan natin yung mga kalikasan natin, ha. Lalo na po yung ano, ha. Ibang bansa, ang taong 2023 is a year of tears po sa inyo yan. Kung dyan sa ibang bansa talaga, yung year of tears sa inyo, dinahinamon kayo sa isang pangyayari na hindi inyo po talaga ginusto. Marami sa mga OFW na biktima ng krimen, biktima ng aksidente, bilang lang sa daliri ang tinapos nila yung buhay nila. Mostly krimen, mas marami. Aksidente, mas marami. Tandaan niyo sa ibang bansa, pag tumawid ka, lalo na kung yung pagtawid mo, yung ilaw, ay hindi ka na dapat tumawid. Tapos bigla kang tumawid, pag nasagasahan po kayo, wala silang pananagutan sa batas. Pag tumawid ka na hindi ka dapat tumawid, masagasaan ka man nila, makitil ka man nila, wala silang pananagutan. Kaya sana, bago ka umalis ng Pilipinas, mga OFW, meron naman mga briefing yan, may seminar yan, may pidus yan. Tinuturo yung tama at mali. Pero karamihan lang talaga sa Pilipino, may sariling mundo. Binibit-bit ang Pilipinas hanggang ibang bansa. Kaya mga OFW, sa hindi ako naniwala na wala kayong training bago kayo lumabas ng bansa. Because matagal din po ako naging OFWs. Marami akong bansa napuntahan. Before ako mag-travel, may mga training po yan. May mga rules and regulation po yan. Meron pong dapat at hindi dapat mong gawin. Matigas lang ka ng ulong iba. Kung meron ka ng asawa, please behave. Kung meron ka namang girlfriend o boyfriend dito sa Pilipinas, babe, you have to be honest. Hindi kasi pwedeng jump to there. Tapos, ang tirahan pa naman social media. Okay nga social media. Oh. See? Bakit? Chinismis niya ako eh. Kayo mga chismoso, try to behave in 2023. Tandaan niyo po yan. Napaka-mainitin pa naman ang ulo ng mga tao sa 2023. Diyos ko dahil. Year of the Rabbit, ini-expect ko talaga mga kalma, mga mabait, mga pasensyosa, magpagbigay. Kasi, guys, Year of the Rabbit. Ang nangyari, ang init ng mga ulo, napaka-initin. See? Ito yung mga negative parts. Na talagang, kunting biro lang, Diyos ko, bilala na agad. Kunting ano, sinaksak na agad. Napaka-initin ang ulo. Totoo po yan. Inexpect ko talaga ng Year of the Rabbit, napaka-ano, kalma. Hindi po, opposite po ang nangyayari. Very opposite. Yung isa naman, napaka-kalma, napaka-bait, napaka-pasisyoso talaga niya. Di siya lumaban. Kinitin niyo pa rin yung buhay. Kasi wala kayong takot. Lalakad lang sa kalsada, iniisnat yung phone. Basta ang masasabi ko lang, itong 2023, yung prediction ng 2020, 21, 22, pinagsama niyo sa 2023. Yun nga lang. I no wonder why kung bakit nagbukas ang pintuan fully ni bad karma. Yun yung pintuan na napaka-easy ni Satanas lumabas. Ang pagdiskatahan niya is yung gumawa lang ng hindi maganda. Yung aksidente, sobrang dami. Yung krimen,
mas lalong marami. You know, alam niyo kung ano pinakamalungkot pa dito, no? Yung kapwa niyo lang din lahi. Kapwa Pilipino, siya din reason kung bakit kinitil yung buhay mo. Kung saan, naging krimen. Meron pa nga isang lugar doon na halos ang daming Pilipino. Alam mo yung bigla na lang may darating, bigla na lang kayo lahat pagkikitilin. Naging matinding issue po yan sa Pilipinas. Naging trending po yan. Kaliwat ka na ng social media, pinag-uusapan yung OFW na pangyayari. Kasi minsan na, iwasan po ninyo yung pambubuli. Iwasan yung pamumuna ng ibang tao. Yung sabihin, OFW ka na nga. Abay, pinapinasan mo pa yun. Huwag talaga kasi hindi niyo hawak ang takbo ng utak ng tao. Tandaan niyo, hindi lahat ng tao kayang pakibagayan ang mga ugali ninyo. Kung mayroon mang makibagay, mostly, pamilyar po ninyo. Malakas yung krimen nga sa Pilipinas, malakas din po sa mga OFWs. So, tapos na tayo sa negative. So, humingan na kayo ng malalim, tapos na tayo sa negative. Papunta naman tayo sa positibo. Iwasan po natin yung pambubuli, iwasan natin pambabash. Lalo na kung sarili natin kandidato. Kasi huwag natin sabihin ng kandidato natin hindi maganda, tingnan nyo muna yung sarili nyo bago nyo sabihin sa kandidato natin yan. Tandaan nyo, mananalo lamang tayo, magtagumpay lang tayo sa pageant kung ang mga Pilipino ay nagkaisa na suportahan natin yung kandidato natin. Kasi the one destruction na maranasan ng ating beauty queen is yung bashers. Okay? Pagdating naman sa sports, i-try po ninyo mag-focus doon at makinig sa coach ninyo. Kasi minsan, may nakita ako na much more silang nakapokus sa social media. Nung maapektuhan sila, hindi na sila nananalo. At sa mga reporter naman natin ay sumisikat po sa ibang bansa. Tandaan lang po ninyo, itong taong 2023, isa sa atin nagbigay ng positibo is yung mga alaga natin aso. So, kailangan natin ng aso. Kung hindi nyo naman kaya, pwede naman po pusa. Basta mayroon tayong aso or pusa sa loob ng bahay, isa po yung nag-guide sa atin na hindi tayo mapapahamak. So, yun lang po yung ma-advise ko po sa inyo, mga followers ko, mga nanood ng aking prediction 2023. Sikapin po natin na huwag tayong gumawa ng hindi maganda sa kapwa natin kasi napakabukas po ng pintuan ng bad karma at napakaisip po ni Satan na lumabas. So, magtulungan po tayo, kailangan lang natin manalangin at higit sa lahat magtiwala sa sarili natin. Kasi tayong mga Pilipino karamihan is hindi masyado confident sa lahat ng mga ginagawa natin. Kailangan minsan man lang sa buhay natin, hindi natin kailangan maging perfecto, kailangan lang natin gumawa po ng tama at may takot po tayo sa Diyos. Tsaka doon sa mga mananalo na OFW, mas lamang pa po sila doon kaysa atin dito sa Pilipinas. So sana gamitin niyo po yung pera sa mabuti ha. So maraming salamat po sa lahat. Ito na po yung prediction ko sa 2023. Ingat po kayo lahat.